Tatapatin ko kayo. Huwag niyo akong gagayahin dahil sa sobrang tigas ng ulo ko, kailangan sobrang dami kong helmets. Wala akong pake pag sinasabihan akong magastos ni misis at ipapalo na daw niya ito sa akin dahil nagmumukha ng sampayan ang pader sa bahay namin. Ayun, pinalayas ko na at sinabi kong maghanap na lang ng bagong jowa. Joke lang. Hilig ko lang po talaga mag-collect at mag-test ng iba't ibang brands na tingin ko ay visually appealing para sa akin at posibleng makatulong sa inyong mga nanonood para makapili ng naaayon sa inyong taste at budget. Alam ko pong marami sa inyo ang naghihintay sa video na ito. Pero bago po ang lahat, nais ko po muna kayong anyayahan para mag-subscribe, mag-like, and leave a comment down below kung sakaling nagustuhan nyo itong video na to. And please, huwag nyo na rin po sanang kalimutang i-follow ang aking mga social media accounts like Facebook, facebook.com/dmrph, or kaya naman ay i-add nyo na ang personal account ni DMRPH, which is facebook.com/dmrphmotovlog. And syempre, ang aking Instagram account, instagram.com/dmrph, at TikTok, tiktok.com/dmrphmotovlog. Salamat po! Now, balikan na natin ang purpose nitong video. Isa ang MT helmet sa aking mga naunang na-test at ginawa ng unboxing videos, kaya sobrang excited ako sa bago nilang labas na carbon fiber helmet, ang MT KRE Plus Motorcycle Full Face Helmet. Halos dalawang taon ako naghintay para i-release nila ito sa general public dahil una ko itong nakita na suot ng upcoming MotoGP superstar na si Pedro Acosta sa Moto3 category last year. At swerteng nakakita tayo na suot ng aking mga fellow motovloggers na sina Reed for Speed at Breezy Rider as early as February last year. October na po ngayon, malapit na magpasko at malapit nang matapos ang taon bago natin nahawakan ang pinakahihintay kong carbon lodi na helmet nila, kaya wag na nating patagalin at simulan agad natin sa box. Ang box po ay kulay itim na may picture ng carbon gloss black na KRE Plus at napapaligiran ng features nito na nakaprint at nakapalibot sa helmet. Nagmumurang FIM Racing homologated helmet naman ang makikita sa bandang baba at full carbon structure na may professional rider's helmet naman sa bandang kaliwa. Syempre, ipapakita ko din sa inyo kung saan siya nagmula at galing po ito sa MT Helmet Spain, papunta naman sa Roshan Commercial Corporation sa may Shaw Boulevard, Pasig City. Ang kulay nito ayon sa box ay Brush A5 Gloss Red, or para sa mga tulad kong hindi maarte ay pula, itim at puti, dahil hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ng Brush A5 na yan. Tara at i-unbox na natin siya. Ayan! Foam, 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 and more foam. May extra clear visor din na kasama dahil ang nakakabit sa kanya ay smoked visor na. Mamaya po ipapakita ko sa inyo. May tear-offs na 5 piraso at pinlock na according sa kanila ay 100% vision. Ibig sabihin, buong visor mo ay covered ng pinlock film. Ano po itong pinlock? Ito ay nakakatulong sa atin para hindi mag-fog ang ating helmet in case naulan o sobrang lakas mong huminga sa loob ng helmet. At ano naman na ang tear-offs? 5 piraso po yan. Yan po yung hinihila natin or pinupunit ng mabilisan sa tuwing nadudumihan or nadidikitan ng alikabok ang ating visor para laging malinaw ang ating vision sa rides or in my case, sa racetrack. At syempre, ang panghuli ay ang helmet mismo na nakapasok sa drawstring helmet bag na kulay itim at gray. Isang nagmumurang MT Helmets logo ang makikita sa taas nito at KRE Sneak Carbon na may 100% carbon structure naman ang nakasulat sa magkabilang gilid. Pareha sila in fact ng MT Rapid Day Pro na may Sneak Carbon pattern na visible sa ating mga mata, pero sa susunod na video ko na lang po ipapakita ang features nito. Dito muna tayo sa KRE Plus. Buksan na natin, pero bago po ang lahat, kailangan muna natin ng patungan para siguradong hindi magagasgas itong helmet natin. Ayan, ang tawag po dito ay helmet donut or helmet halo. Diyan po natin ipapatong itong MT Helmets KRE Plus. Buksan na natin. May lock pa sa drawstring helmet bag na ito, which is a very nice touch by MT Helmets. Ayan! Wow! Oof! Hindi na natin kailangan yung drawstring helmet bag, no? Ang ganda! Ang ganda talaga. Visually appealing po talaga siya. Sa kahit na sinong rider na tanungin mo, napakaganda ng shape, napakaganda ng kulay. O tara, let's dive in na sa features nitong helmet.
Simulan natin sa shell. Ang shell ay gawa sa 100% carbon fiber na may snake carbon pattern. Dito ako medyo naguguluhan pero wala na po ako masyadong pakialam dahil maganda talaga siya sa mata ko. Now, according po sa MT Helmets, 100% carbon structure ang shell nito, pero may makikita din kayong tri-composite shell sa features nitong KRE+. Ang pagkakaintindi ko dito ay ang combination ng fiberglass, Kevlar, at carbon infused together para mas matibay ang construction ng isang motorcycle helmet. Bakit ko ito sinasabi? Mamaya po ay malalaman nyo. 3 shell sizes. Extra small and small para sa first shell, medium and large para sa second shell, XL and double XL para naman sa third shell. Puntahan natin ang weight. According din sa kanilang website, weight varies from 1,350 plus minus 50 grams para sa first shell up to 1,450 plus or minus 50 para naman sa largest shell. Which brings me to my next category, ang weight nitong mismong helmet ko. Large size po ang kinuha ko dahil Euro sizing ito na kadalasan ay medium lang po ako sa Asian fit. At makikita nyo dito sa likod ang 1,700 grams or 1.7 kilograms plus or minus 50 grams pa. Pero nung gumamit tayo ng weighing scale, nasa 1,650 ang sinasabi. Now, normal po talagang magbago ito depende sa paddings, pero medyo naguguluhan lang po ako sa sinasabi ni MT Helmet sa kanilang website, ang nakaprint sa likod ng aking helmet, at ang mismong weight nitong helmet ko sa weighing scale. Dito po napasok yung sinasabi ko kanina about construction ng shell nitong helmet na ito. Now, to be fair, I was able to use it on a daily basis for weeks, kaya medyo tumagal itong review at unboxing video ko, and all I can say is mabigat siyang bitbitin pero pag suot mo na ay well-balanced naman siya from front to back at masasabi kong hindi sumakit ang leeg ko habang suot ko siya. Bakit ko din po ito sinasabi? Now to give you guys a comparison about weight nila, ang Shoei X14 ko ay 1.85 kilograms or 1,850 grams on a medium. Ang LS2 Thunder Carbon ko naman ay 1.4 kilograms on a large size with intercoms installed. Ang KYT NX Race ko ay 1.45 kilograms on a medium with intercom installed. Ang aking X-Lite X803 Ultra Carbon ay 1.45 kilograms on a medium without intercom. At ang MT Rapidy Pro na nasa 1.25 kilograms naman, medium size po ito, without spoiler and without anything installed inside it. And lastly, ang MT KRE Plus, straight out of the box, na may 1.65 kilograms. Medyo mabigat po ano? Napuntahan naman natin ang vents. Meron siyang left and right intake vents sa may chin part at 2 large intake vents sa taas ng helmet. Diyan po yan sa may ibabaw ng kilay. Sa likod naman syempre ay may exhaust ports na covered nitong spoiler para siguradong lumalabas ang mainit na hangin sa loob. Malamig sa ulo itong helmet at pansin ko din sa kanya na tahimik sa loob kahit na bulahaw yung gamit kong motor nung sinubukan ko. In short, maganda ang seals at ventilation sa loob. Now puntahan naman natin ang visor. 2.2 mm thick, anti-scratch, optically correct polycarbonate lens that is highly resistant to impact with double lip seal at additional rubber profile para siguradong walang papasok na tubig sa tuwing naulan. At kung mapapansin nyo dito, meron siyang pins para sa tear-off at pin-lock na film. Makikita din natin ang locking system na gawa sa metal button at pag pinindot mo ay bubukas ng bahagya para mas maraming pumasok na hangin sa loob in case kulang sa'yo. Syempre, kailangan mong i-push down maigi ang visor until it locks in case mabilis ang iyong takbuhan both for racetrack and public roads. Photochromatic din siya at may quick release function para mas mabilis ang pagpapalit ng lens from smoked iridium to clear lens. Now let's go to one of my favorite aspects nitong helmet na ito, ang liners. Talaga namang tutupi ang mukha mo at luluwa ang inyong mga mata dahil iipitin niya maigi para sa mas stable at secured na fit. Easily removable at washable pads na hypoallergenic at antibacterial. At gumamit din po si MT Helmets ng Exolining technology which is highly breathable, quick drying, and with temperature control. O diba, panis. At para naman po sa halos lahat ng liners ni MT Helmets, mahilig po silang gumamit ng fire retardant fibers para siguradong safe ka sa lahat ng oras. Puntahan naman natin ang safety side nitong helmet. ECE, DOT, and in this case, FIM homologated helmet po ito. Alam nyo po ba ang FIM? Federación Internacional de Motociclisme.
Ito ang newest and highest standards of safety tests na ginagawa lamang sa helmets ng mga professional racers. Para nyo naman malalaman kung ang helmet mo ay FIM rated. In the case of this KRE+, nakatatak po ito mismo hindi lang sa karton, kundi pati sa ilalim ng visor at kung hindi ka pa satisfied, eh nilagay na rin nila sa mismong strap tulad na lang ng iba pang FIM certified helmets out there. Yan po kasi ang tinitignan sa racetrack at malalaman nilang tunay na FIM certified by scanning the QR code. May natutunan ka na naman ano? May double D ring closure din po siya para hindi madaling matanggal sa ating ulo dahil yan na po ngayon ang standard sa lahat ng premium helmets on and off the racetrack. Meron din nga pala siyang emergency release latches para yan naman ang hihilahin natin in case we need to remove the liners with minimal injury to the rider. And syempre, ang mismong humahawak sa ulo natin ay gawa sa high impact absorbing multiple density polystyrene. Meron din siyang chin curtain para makatulong hindi pumasok masyado ang dumi at hangin, making it quieter and cleaner than your usual helmet. Additional features itong helmet, nagmumurang racing spoilers to ensure highest resistance to air para mas lesser stress sa ating mga ulo at leeg in case tumatakbo tayo ng mabilis at nakatuck position. May speaker pockets din nga po pala siya para ready sa ating mga intercoms. Kung ikaw naman ay isa sa ating mga kapatid na gumagamit ng salamin, huwag kang mag-alala at kasya dito ang frame ng salamin mo. Now, puntahan naman natin ang mga colors available sa market. Ito nga po palang hawak ko is the Carbon Brush A5 Gloss Pearl Red. Ang haba ano? Meron ding Carbon Ruby C6 Gloss Fluorescent Green, Carbon Projectile D7 Gloss Pearl Blue, at Carbon Projectile D2 Gloss Pearl Gray. Meron din siyang Solid Gloss Black and Matte Black. And last but not least, yung mismong suot ni Moto3 champion Pedro Acosta. Now you might think I am done with this helmet. Hindi pa po. Meron lang ako mga kaunting suggestion para kay MT Helmets for the next generation of KRE Plus helmets. Tulad na lamang ng mas marami sanang color choices na mga visor like darker shade of black or mga iridium visors. And sana, maglagay na rin po kayo ng mas mataas na breath deflector para nang sa gayon, lesser chance of fogging sa loob nitong helmet na ito and yung ating mga hinihinga na mainit na hangin diretsong bumababa. At kung pwede po sana tayong gumawa ng mas maraming shell sizes para lesser chance na magmukha tayong Teletubbies or kaya naman ay mga astronauts sa laki ng shell ng helmet. And baka po, posibleng mas gumaan pa itong helmet na to dahil mas marami ng choices yung ating mga riders. Now, dito na po nagtatapos ang ating unboxing at slight review nitong MT Helmets KRE Plus Full Face Motorcycle Helmet. Until next time, maraming salamat po for always supporting my diary, The Diary of a Motorcycle Rider, Philippines. Ingat po kayong lahat and always remember to kamote responsibly. Yun lamang po. Bye!